Nakangiti lang ako habang nakatingin sa backseat ng sasakyan, kung saan tulog na ang tatlo, habang yakap ang trophy na napanalunan namin. They were so happy on the way home, na nakatulog sila yakap ang trophy. Di ka pa ba pagod? Baling ko kay Gabriel na tahimik na nagdadrive. Kaya ko naman mag-drive, dapat ako na lang nagmaneho. Ngumiti lang ito ng tipid at sumulyap sa akin. Don't worry about me, Gabriel said. Tumango-tango lang ako, at sinandal ang likod sa upuan. I smiled when I remember what happened earlier. That kiss, it made me feel some unwanted emotions but I can't help it. I'm falling for his charm the second time around. When I saw the tears falling down his cheeks, I felt my heart twitch. Pero bakit ang bilis? Bakit ganito ang response ng puso ko para sa kanya? Baka siguro hindi ko naman talaga kinalimutan. Baka hindi ko naman talaga binura. I still loved him despite of what I have been through, despite of what he did. Ang lalim ng iniisip mo ah, wika ni Gabriel, kaya't napakurap-kurap ako. Agad akong ngumiti at umiling. Wala naman, I'm just happy, I said. I'm happy too, mahinang bulong ni Gabriel, bago mabilis na sumulyap sa akin. Natasha, napakunot ang noo ko nang makita ang pagpapawis ng mukha nito. Tila nahihirapan pa itong magsalita. I just want, he said still stuttering. Gabriel, I won't bite you, natatawa kong wika dahil pawis na talaga ito. Agad kong inabot ang bag ko, at kumuha ng tissue bago panasan ang kanyang mukha. You're sweating. Natawa na lang ako nang sumimangot ang mukha nito. Come on, just tell me already, I said impatiently. Don't be mad, okay? He said in a low voice. I won't, I promise. He sighed and the steering wheel. I just want you to know that everything I said is true, Natasha. Panimula niya, kaya tumango-tango lang ako. I know that you clear my relationship with you, but I just want you to know that I love you, Natasha. Tila nag-party ang mga paru-paro sa aking tiyan dahil sa kanyang sinabi. My heart is beating unevenly and crazy while looking at him. Gabriel, please just give me a chance to prove myself to you, Natasha. Wala talagang hinto ang pagsasalita nito na tila nakikipagkarerahan pa. I want to court you. Hindi ko alam pero nag-iwas lang ako ng tingin bago mahinang natawa. His reaction is really priceless while saying those things. Hey, don't laugh, he said frowning, pero mas lalo lang akong napahagikhak. Ang kanyang pisngi ay namumula na ganoon rin ang kanyang tainga. What? I said still laughing, dahil ang cute niya talagang tingnan. Ayaw ko man aminin, ay napasok na naman ng isang Gabriel Mondragon ang puso ko. Everything he said and everything he does, made my heart flutter. Please don't laugh, I'm already embarrassed, wika niya. Nakasimangot na rin ang mukha nito, habang nakafocus sa pagmamaneho. Fine, I said and tried to suppress my laughter, so I cleared my throat, and wiped my tears away, dahil sa kakatawa ko ay naiyak na ako. What do you mean by fine? He said, fine means okay. I said, rolling my eyes. You can try but I won't promise anything, Mr. Mondragon. Katahimikan. Mahabang katahimikan ang bumalot sa loob ng aming sasakyan. My eyes traveled to his face down to his lips. His lip biting, at ang masama ang hot niyang tignan, habang ginagawa iyon, kaya't nag-iwas ako ng tingin. What? Tatahimik ka na lang ba dyan? I said in irritated voice, dahil hindi na talaga ito umimik. I'm just happy, you finally give me a chance, he said. But as I've said, I won't promise anything, wika ko. It's okay, Natasha, he said and chuckled. Mas mabuti na yun, kaysa sa tuluyan mo akong palayuan. I can do everything you want, but I cannot stay away from you. I sighed and shrugged. Jane said that the past can hurt, so it's either you learn from it or run. I choose the latter, Gabriel. I choose not to run away and face my fear and move on. And giving you a chance is one of them, I said at nag-iwas ng tingin. Dapat talaga maging counselor si Jane. She's really good in giving advice. Napangiti na lang ako nang may ayos ni Gabriel ang triplet sa kani-kanilang higaan.
Dito ka na matulog, suhation ko, gabi na rin kasi, at madilim na ang daan. Sige, wika niya bago inayos ang comforter ni Sapphire, at halika nito sa noo. Nang makalabas kami ng silid, ay sabay kaming bumaba upang magkape, dahil may sasabihin rin ako sa kanya. So what is it you want to say? He said, I just want to ask if gusto mong sumama sa Quezon this weekend. I said, pero okay lang naman kung ayaw mo. Pwede ka namang humindi, di naman kita pipilitin. I'm coming. Talaga, I said pero gusto kong kaltukan ang sarili ko. Kailangan tuwang-tuwa. I mean sure malaki ang sasakyan. Ano Natasha, bawal marupok. Mukha tuloy gustong-gusto ko na sumama siya. Okay lang naman kung hindi. Naniniwala kasi ako sa kasabihan na the more the merrier. Sino ang kasama? He said, my friends. Nakilala mo na siguro si Nash since muntik ka na niyang balata ng buhay, last time his wife Kathy, Jane and Gio. Balak ko rin sana na ayain si Apple, kaso bawal sa kanya ang bamyahe. Bakit kasama pa si Gio? He said in a cold tone. He don't have to go. Bakit selos ka? Natatawa kong wika pero agad rin naglaho ang tawa na iyon nang makita ang seryoso nitong mukha. Gio is coming and that's final. Wala naman akong sinabi, Gabriel said and rolled his eyes. Wala kang ang sinabi, pero yung mukha mo naman, parang manggangain ng buhay. Irap ko rin. Hindi lang siya ang marunong umirap. Pwede naman kumain ng buhay, bulong niya, pero hindi ko na iyon gaano narinig. I'm going na, I said at tumayo para ilagay sa lababo ang kapatid ko. Sabay ka na ba? Saan sa kwarto mo? Agad na nagsiakyatan ang dugo sa aking pisngi, kaya't inirapan ko siya. I'm just kidding, he said and chuckled, let's go. Tinaasan ko lang siya ng kilay, at nauna ng maglakad. Baka nga sa kwarto ko ang tuloy niyan. Ay ano ba yan? What happened last night is a blast. We actually won the trophy, Sapphire said talking with her sister. Yeah, it was really fun, sagot ni Amber. Tahimik lang akong nakikinig sa kanilang pag-uusap, Gemstone. He's asleep again. We are on the way to school. Maagang umalis si Gabriel, dahil nagka-emergency daw sa GM kaya hindi na niya nahintay ang mga anak niya. How was the family day? Mukhang masayang-masaya ang mga inaanak ko ah, Jane said. Yeah, nakakapagod pero masaya. They're really happy, I said and glanced on her. Kamusta pala yung case mo? Nahanap mo na ba yung nakabangga sa'yo? I heard her groan in annoyance. That man is a freaking agent. Paano ako mananalo dun? Irap niya. So what's your plan? Pinabayaan ko na lang, ma-flatten sana siya ng gulong sa EDSA. Gigil na gigil pa talaga ito, habang nagsasalita. I wonder who that guy is. How about you? Anong kaganapan sa buhay mo? Baling ni Jane sa akin. Tita Ninang. Daddy and Mama kissed last night. Agad na nag-akyatan ang dugo sa aking pisngi sa sinabing iyon ni Sapphire. Really? Pang-asar palalo ni Jane habang nagtataas baba ang kanyang kilay, kaya't humigpit ang hawak ko sa manibela. Yes really, Sapphire said, that is why we won. If you can only see our performance tita. It's so magical and full of love. Marahan akong tumikim. At mabilis na sumulyap kay Sapphire sa rearview mirror. Baby why don't you wake Gemstone up? Malapit na tayo sa school, I said, nagpasalamat na lang talaga ako nang sumunod na si Sapphire, at ginising ang kapatid na natutulog. So you and Gabriel ha? Pambubuska ni Jane kaya't napasimangot ako. It was just for the play. Inis kong wika, but we don't have that in the script mama. Gusto kong lumubog sa hiya. Amber looks at me with her innocent eyes. We did that script. Nidagdag niyo po. Oh no baby Amber, Jane said and chuckled, Mama is just embarrassed. Jane, irap ko rito kaya't malakas itong tumawa. What? She said still chuckling. You are so undenial Natasha. Aminin mo na, may puwang pa rin siya sa'yo. Hindi na lang ako sumagot kaysa hamaba pa ang usapan. Good thing we already reached the school. Kaya't natahimik na si Jane kakaasar. Galingan niyo sa school okay? Jane said and kissed my babies. Bye Tita Ninang, bye Mama. Sabay na wika ng tatlo, bago patakbong pumasok sa loob ng school ng gate.
I smiled and waved my hands to them, but my smile faded and heart beats erratically fast when I saw a familiar face. Pero nang muli ko itong tingnan ay wala na ang babae. She's wearing the same uniform with my baby's teacher. Pero napaka-imposible. Trina, I whispered, but it's impossible, sabi ni Gabriel, ay nasa asylum si Trina. Hey Natasha, what's wrong? How can she be here when she's in Australia? Am I hallucinating things? Natasha, agad akong napakurap-kurap, at napalingon kay Jane na nasa pinto na pala ng kotse. May problema ba? Marahan naman akong umiling, at ngumiti bago muling bumaling sa triplets, na papasok na sa loob ng classroom. Maybe I was just hallucinating, kulang din kasi ako sa tulog. So that man told me that I can't sue him. Bakit kinakabahan ako? My mother instinct is telling me that something wrong is about to happen. Paano kung narito nga si Trina? She's crazy as Gabriel said. Mapanganib si Trina, paano kung ang mga anak ko ang puntahan niya? Natasha, look out! Agad akong napaapak sa brake, nang makita ang batang mabilis na tumatakbo patawid. My heart is beating erratically fast, while looking at the kid who continued running down the street. What the Natasha? Ano bang problema? Don't tell me na wala dahil alam kong meron. Tell me bakit sabog ka? I sighed bago sumandal at mariing napapikit. I can't help but to overthink. Pagod lang talaga ako, I said. I'm fine. You know I'm always here, right? Dumilat ako at nakita ang nag-aalalang mata ni Jane, I smiled and nod. I know I'm just tired, I said at muling pinaandar ang sasakyan, hanggang sa makarating na kami sa resto na meeting place namin nila Nash. Here they are, Nash said bago tumayo, at humalik sa pisngi ko ganoon rin si Kathy. Shall we order? My baby is starving, Nash said and hold Kathy's hand. Nash called last night saying he needs to tell us something important, kaya't sabay na kaming pumunta ni Jane dito. How's the family day? Nash said. Matapos makaalis ng waiter, Sapphire keeps bragging about the trophy. Agad akong pinamulahan ng mukha, at nag-iwas ng tingin. I'm sure Nash won't like it when he learned what happened. Family day is good, I said at kumuha ng tubig, at mabilis na nilagok, pero napaubo ako nang magsalita si Jane. Really good, right Natasha, she said and wiggled her brows na sinaman ko ng tingin. Yeah. It's good, nga pala ano yung sasabihin mong importante? I said changing the topic. Nash smiled, the smile of genuine happiness before he held Kathy's hand. We're pregnant. Wow, congrats! I said at tumayo, para lumapit kay Kathy, at bigyan siya ng yakap ganoon rin si Nash. I'm so happy for the both of you. Finally after a 5 years relationship, ay nabuntis na si Kat. Minsan ay naawa na rin ako kay Kat, dahil hirap na hirap talaga silang magkaanak. Buntis ka rin Nash. Pang-asar ni Jane. What I mean is I'm also responsible in Kat's pregnancy. What Jane? Natawa lang si Jane bago tumayo, at humalik sa pisngi ni Kathy. Congratulations Mommy Kat, Jane said, ako rin buntis na. Poker face lang kaming tumingin kay Jane, bago bumalik ang atensyon kay Kat na parang wala lang ang sinabi niya. Napakasama niyong kaibigan, pagmamaktol nito, pero hindi na namin siya pinansin, hanggang sa dumating ang order namin. Naunang magpalam si Kat at Nash, dahil magpapacheck up daw si Buntis, kaya't naiwan kami ni Jane sa resto. So as I was saying earlier, kung hindi ka nakinig, ay binato ko lang naman ang itlog yung sasakyan ng lalaking na Carlos Monte Carlo na iyon. What happened Jane? Seryoso ka? What? Nakatire niyang wika. Dapat kinausap mo na lang, I said. Ayokong kausapin ang baog na iyon. Inis na wika ni Jane. Agad kaming napaangat ng tingin ng may pabaalyang na upo sa harapan namin. Who are you? I said and keeps looking on the handsome man sitting in front of us. Hello, I'm Carlos Monte Carlo. Agad na nanlaki ang aking mata, at napatingin kay Jane na nakasimangot. Anong ginagawa mo dito baog? Jane said, I can impregnate you right here right now. Carlos chuckled. Umalis ka nga, palipat-lipat lang ang tingin ko sa dalawa, hanggang sa tumunog ang cellphone ko. So I excused myself to them. Yes, hello.
Hello Miss Ramirez, this is Laika the Triplets Advisor. Tila binundol ng kaba ang dibdib ko. Why would she call me in a broad daylight? Not unless something happened. Something happened with your kids, Trina. Tila isa akong kandidata sa marathon nang makarating ako sa loob ng guidance office. Matapos ko kasing marinig ang nangyari, ay hindi na ako nag-abala na makinig pa, at mabilis na lumabas ng resto, at sumakay ng kotse at mabilis na ipinaandar. My mother instinct is kicking me. Miss Ramirez, nakangiting wika ni Teacher Laika, at mabilis na tumayo upang salubungin ako. Napahawak ako sa aking dibdib, at inikot ang aking paningin sa kabuuan ng silid, upang hanapin ang triplets. I sighed in relief, when saw them sitting on a couch in the other room. Are you okay, Miss Ramirez? Nag-aalalang wika ni Teacher Laika. Ayos lang. What happened? Ayos lang ba ang mga anak ko? Teacher Laika nodded. Ayos lang po ang triplets. Well, I was about to explain what happened through a phone call, but I noticed that the call already ended. I sighed bago umayos ng tayo, at sinukli ang gulo-gulo ko ng buhok. I'm sorry about that, Ma'am Laika, I said nanginitian naman niya. Agad niya akong dinala sa isa pang silid, kung saan naroon ang triplets na nakaupo sa couch, kaharap ang isang cute na batang lalaki, na may dugo ang gilid ng labi. Mama, Sapphire said and run towards me. Mabilis na iniyakap niya ang kanyang kamay sa aking dewang at doon umiyak. Hey princess, it's okay, I said and bent to kiss her forehead. Are you okay? Marahan naman itong tumango-tango, kaya't nakahinga ako ng maluwag bago naglakad palapit sa dalawang nakaupo sa magkabilang dulo ng couch. Cornhair Amber, I said, kaya't mabilis na umusad si Amber palapit ng upo sa aking tabi. You too, Gemstone. Miss Ramirez, dito na lang po muna kayo maupo, wika ni Teacher Laika, kaya't iniwan ko ang tatlo, at naupo sa harap ng table kaharap ang isang babae. Before we start, Miss Ramirez, Melvin Uncle will be coming here to join us today. Marahan naman akong tumango-tango. I hope Gabriel received my text so he can be with us. Excuse me, ma'am, I didn't mean to be rude, but can you tell me what exactly happened? Why is my kids in here? Kanina pa akong kating-kati itanong ito sa kanila. I really thought something happened to them, baka nga mabaliw ako. Well, your son punched Melvin face. Halos nakangangalang ako na tila di na-digest ang sinabi ng kaharap ko sa akin. Agad akong napakurap-kurap, at humarap kay Gemstone na masama ang tingin sa batang lalaking kaharap. I'm sure my son won't do that without a reason. Did you already ask him? The woman in front of me sighed. Well, he did told me that. Agad kaming napatingin nang bumukas ang pinto, at pumasok si Gabriel roon na naka-business suit pa. Hey, he said and walked towards me. Nagulat pa ako nang halikan niya ang noo ko. What happened? Where are they? Is our babies alright? Marahan naman akong tumungo, at muling bumaling sa disciplinarya na kaharap ko, na tila naalapaap habang nakatingin kay Gabriel. I rolled my eyes at binalik na lang ang atensyon sa lalaking nakadikit sa akin. Your son punched a kid on his face, I said at tinuro ang tatlo na nakaupo sa couch. Muli ay nakatanggap ako ng halik kay Gabriel sa aking noo, bago lapitan ang kanyang mga anak. I sighed and let him be with his kids. Napangiti na lang ako nang mabilis na nag-yak upon ang dalawa niyang prinsesa sa kanya. Ehem, pagtikim ko para makuha ang atensyon ng kaharap, na tila di pa nakaka-move on sa pagdating ni Gabriel. And what did my son say? Napakurap-kurap pa ito, bago namumula ang mukhang umiwas ng tingin. He said that Melvin kissed her sister's lips. What? Sigaw ni Gabriel, he did what? Calm down, I said, pero tila bingi ito, at lumapit pa talaga sa lamesa. Please tell me that what I heard is wrong. Mariing wika nito. Hey, I said and hold his hand, calm down. Marahan naman itong tumingin sa akin, bago malalim na bumantong hininga.